Hi guys, my name is Josh from the Home Base Edit and welcome nga po ulit dito sa ating YouTube channel. And before tayo mag-start sa ating video tutorial, nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe this past few weeks kasi almost 1,000 subscriber na po tayo. So sana guys, tulungan mo ako na ma-reach yung 1,000 subscriber para mag-upload pa po ako ng mag-upload ng mga video tutorial about sa ating Huawei Mobile Services tutorial and other editing using KineMaster. So guys, itong video tutorial natin is tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang wireless desktop mode using Nova 5T. So kung familiar ka na sa mga screen mirroring ng mga phone natin, itong si Huawei is meron siyang additional features. Ito ngayon desktop mode na usual magagamit natin and mas maganda yung features na to, lalo na kung manunod ka ng Netflix and other movies. Ayan. So, mabilis lang tong tutorial na to guys. So, sana panoorin mo tapusin mga gandulo para pag nagusto mo, pwede mo na itong i-share sa yung mga kilala na naka-Huawei Mobile Services phone. So, ano pang hinihintay mo? Tara, simulan na natin ito. So guys, nandito na nga po tayo sa ating tutorial. In today's video, ituturo ko nga po sa inyo paano gamitin yung wireless projection ng ating Huawei Mobile Services phone. Okay? So ang kailangan mo is yung smartphone mo ng Huawei. Alam ko guys, halos lahat na ng phone, kahit entry level, alam ko meron siyang features ng wireless projection. And then kailangan mo guys ng smart TV. So smart TV guys, alam ko familiar na kayo diyan. Meron mga certain applications na ma-access mo sa yung device na smart TV. So ang gagawin mo guys, syempre open mo muna yung smart TV. Ayan guys, so ako is gumagamit po tayo ng Devant. Ayan. So baka naman sa Devant. So ang gagawin mo, i-home mo. Kung sa Devant po tayo, ayan. Ho-home mo lang siya guys. And then from home, i-click mo guys dito yung source. Ayan, sa source. And then punta ka sa Anycast. And then pupunta ka na ngayon sa device mo. Ako is gumagamit po ako ng Nova 5T, EMUI version 10.1 o Android 10 po yung gamit kong smartphone. And then, ang gagawin mo guys is open mo yung wireless projection and then magkoconnect to sa yung smart TV. So, ang advantage na ito guys, meron kang option. So, koconnect ko muna siya guys. Ito siya. Yan, wait mo lang. And then, successfully connected. Ayan. So, eto kanina guys yung inopen ko, no? Yung Google Map. Pero, X ko muna to. Papakita ko sa inyo guys dito yung option, ano? Meron tayo guys na phone mode. Sa phone mode, eto yung usual na, ano, na screen mirroring sa ibang devices natin. Or sa mga low end ng ibang phone. Alam ko yung ibang phone is ganito yung itsura pag screen mirroring, tama po. Ganito lang yung makikita mo sa screen. Pero kay Nova series natin, itong hawak ko is Nova 50, meron siyang option ng desktop mode. I-scroll down mo lang siya, ayan. Makikita mo din sa TV or dito na lang sa aking phone. Click mo guys yung desktop mode. Ayan. And then magiging ganito itsura niya. Mas wider po siya. Para ka na talaga naka-desktop sa iyong computer. And then ang magiging pointer mo o yung cursor mo o yung mouse mo, etong touchpad sa iyong device. Diba, astig ni Huawei? So, sample, katulad na sinample ko kanina, nag-open ako ng, ayan, makikita niyo yung cursor, ano? O yung pointer doon sa screen. So, open ko guys itong Google Map. Ayan. So dito, mas buo mo makikita yung so double tap mo pala guys, no? Double tap, ayan. So dito, mas buo mo siyang makikita. Then, yung gagawin mo, ipipinch in mo lang, pinch out, para makita mo yung pinaka-locations. See guys, working siya sa tawag dito, desktop mode. Ayan. Okay? So, ang next natin guys, i-sample lang naman to, no? May selected applications na pwede mong ma-open dito. So, sample, manonood ka Netflix, tapos wala kang premium. Pwede naman yung applications, no? Ito.
Ito. Netflix, Gmail. So, ma-open mo dito dyan. Kung meron ka mga presentation sa school, sa trabaho, pwede mo gamitin yung wireless projection na meron yung Huawei Mobile Services phone mo. Okay? So, ang gagawin natin guys, isa-sample kong manood ng movie. So, punta ako sa gallery. So, again guys, double tap para ma-open mo isang devices. And then, sa video. Ayan. And then, open ko to. So, dito guys, double tap mo ulit. Or, ayan. So, mag-start na yung movie natin. Ayan guys. Kahit wala ka guys premium, kung meron kang Huawei video, pwede mo na din mapanood gamit yung wireless protection mo. Ang gagawin mo lang para mapili mo to is, alam ko, ito guys. So, ayan, nag-start na yung movie natin, ano. Pinaan ko lang guys. Baka makapiray tayo. So, forward natin. Ayan guys. So, pwede mo din itong i-minimize, no? Basta para na din siyang desktop mode guys. Ayan. Pwede mo siyang liitan yung screen. And then, open ka pa ng isang applications. Pili ka dito. Ito. Yung sa may baba nila. Ito. Makikita nyo dun guys. So, ito yung mga different applications na ma-open mo dito. So, try natin guys yung Facebook. So, some features might not working in desktop mode katulad nun. So, pili lang din, no? Selected lang. And then, try natin guys sa tawag dito. Ano ba? Presentation, Microsoft Office. So, ayan. Gagawin mo guys. So, fingers up mo lang para ma-select mo yung mga applications. Or pwede guys dito sa taas. I-search mo yung applications na i-open mo dito sa yung smart TV. So, ayan. So, mas maganda yung features na to kasi mas malaki yung screen. And then, full view mo siya makikita. Unlike sa normal na screen mirroring. So, guys. Ganun lang kasimple yung video tutorial natin. And sana yung mga yung phone nyo is nananavigate nyo and meron pa rin sa mga secret features na hindi pa natin access. Pero kung alam mo na to guys, ayan, so pwede mo i-share yung video na to para at least yung mga phone na ganito is magagamit nila yung features. So yun yung benefit ng mga Huawei Mobile Services phone natin. So yun, so ito lang yung sinare ko sa inyo guys. So marami pa tayong video tutorial sa mga susunod. So i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify kita pag meron tayong mga bagong video upload dito sa Dong Beast. So, ano pa yung hinihintay mo, click mo na yung subscribe and see you again sa susunod na video dito sa ating channel. Bye-bye!